Kumusta mga amigo? Inamin ni James Harden ang pinakadahilan kung bakit talaga siya umalis sa Houston Rockets. Si James Harden ay masabi natin na ang kanyang pinaka-prime year ay sa panahon kung saan naglalaro pa siya sa Houston Rockets. Dito ay napakadali lamang na umiscore para sa kanya ng 30 o 40 points per game. Sa kanyang naging interview sa Yahoo Sports ay sinabi ni James Harden na gusto niyang manalo ng kampeonato at yun ang kanyang ultimate goal. Kaya naman, nang mapansin niya na hindi niya ito ma-achieve sa Houston Rockets ay sinubukan niyang ilagay ang kanyang sarili kung saan magkakaroon siya ng malaking chance na manalo ng kampeonato. Ayon pa kay Harden, wala siyang pakialam kung hindi mapunta sa kanya ang credit o makalimutan na ang kanyang mga accomplishment basta manalo lamang siya ng kampeonato, mga amigo. Ang Los Angeles Lakers ay dahan-dahang umaakyat bago ang pagkatalo nila sa Denver Nuggets. Sila ay nanalo ng 6 na laro sa huling 8 laro, mga amigo. Ayon pa sa former Los Angeles Lakers champion na si Robert Horry, malaki ang chance ng Los Angeles Lakers na makapasok sa playoffs. Isipin mo nga mga amigo, si LeBron sa 20 years na ito sa liga ay nanalo pa rin ng Player of the Week at kapag nanatili itong healthy, mga amigo, paniguradong magiging mas mapanganib pa ang Los Angeles Lakers. Dahil kapag nasa loob ng court itong si LeBron, ay napapadali daw nito ang lahat para sa kanyang mga kakampi. Dagdag pa ni Robert Horry na kapag si Russell Westbrook at Dennis Schroeder ay nasa attack mode, plus andyan pa si Thomas Bryant na isang double-double machine, ay paniguradong pasok sila sa playoffs. Ayon pa kay Robert Horry na kapag na-manage ng Los Angeles Lakers na manalo ng 30 games sa 41 games na natitira, ang pagpasok daw sa playoffs ay hindi na magiging problema basta't manatili lamang silang nasa attack mode at siguraduhin maipanalo nila ang home games dahil ang home games, mga amigo, ay ito daw ang susi sa kanilang tagumpay. May mahigit na 20 home games pa na natitira para sa Los Angeles Lakers at kapag naipanalo nila ito at konting road games, paniguradong walang problema ang pagpasok sa playoffs. Ano ang masasabi niyo, mga amigo, sa sinabing ito ni Robert Horry? Malapit nang mabreak ni LeBron James ang scoring record ni Kareem Abdul-Jabbar. Kaya naman, sa naging interview ni LeBron, ay natanong ito kung ano ba ang relasyon niya dito kay Kareem Abdul-Jabbar. Ayon kay LeBron, wala naman siyang relasyon dito kay Kareem, ni hindi niya ito kaibigan, mga amigo. Ang tanging mga bagay daw na maglilink sa kanya dito kay Kareem Abdul-Jabbar ay pareho nga silang high school phenom. Dagdag pa, mga amigo ni LeBron, pareho silang gumagawa ng mga gawain para mas mapabuti pa ang kanyang kapwa. Ang pagiging parte nga ng mga amigo ng Los Angeles Lakers at patungkol sa scoring record ay ang mga bagay na maglilink pa sa kanila ni Kareem Abdul-Jabbar. Dagdag pa ni LeBron James, mga amigo, na hindi niya naman naging goal na maabot ang scoring record na ito at hindi niya inaasahan ito, mga amigo, na mangyari nga sa hinaharap dahil siya daw ay isang pass-first na player.